Konnichiwa. Okay. So, last time, no, pinag-aralan natin ang Cold War. So, marami tayong nalaman, no, patungkol sa Cold War. Ano nga ba yung masasabi ninyo kapag narinig yung salitang Cold War? Yes? Balay Bar? Ang Cold War po, hindi po siya sa yung direktang nagkakasakitan. Palisahan po sila sa pagduha ng mga bagay-bagay. In short, parang ginawa nilang isang competition, no? Perfecto. Yes, meron pa ba, Resma? Okay, wala daw personalan, no? Para ano, no? Pag sinabing Cold War, no? Ito ay isang digmaan, no? Pero walang nangyaring physical na sakitan. Hindi kagaya ng mga naririnig natin na World War I at saka World War II na merong mga nasaktan, may mga namatay, may mga nasugatan, nagkasakit at namatay sa dugo. So yun yung isang matinding epekto ng World War, no? Ng isang totoong digmaan. Pero sa Cold War, wala, no? Ito ay naging digmaan lang o naging paligsahan, no? Sa pagpaparami ng mga armas at iba pang mga kagamitan na may pinalaman sa teknolohiya. So ngayon, class, dadako na tayo sa ating bagong paksa, no? Ang nakalagay dito ay ang pagdusbong ng Renaissance. Ang tamang pronunciation po ay Renaissance. Renaissance. Okay, so say that. Renaissance. Renaissance. Okay, so sabay-sabay ulit natin basahin ang ating unang topic. Ready, go. Pagdusbong ng Renaissance. Okay, at yan ay nasa ilalim, no, ng paglakas ng Europe. No? Ang Europe ay isa sa mga na kung saan, no, pinag-aralan niya natin, no, sabi natin, bakit daw lumakas, no? Ano yung mga dahilan? Bakit lumakas ang kontinente ng Europe? Yes, Boyo. Dahil tinulungan sila ng nation state. Na? Nation state? Bukod doon, ano pa? Yung pinaka-influensya. Bakit sila lumakas sa tulong ng mga yun? Tinulungan ko sila ng bourgeoisie. Okay, yun ay dahil sa mga bourgeoisie na naging malaki ang kanilang papel, no, para lumakas ang mga bansa at ang kontinente ng Europe. So, dahil dyan, so dito na tayo sa pag-usbong ng Renaissance. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang Renaissance? Okay, so lahat po ng babae magbabasa tayo. Okay, basahin muna natin ang bullet. Ready, go. Ang Renaissance ay nakakahulugang huling pagsilang. Over. Okay, maraming salamat. Perfect. Ano nga daw ulit ang ibig sabihin ng salitang Renaissance? Muling pagsilang. Okay. Muling pagsilang o? Or sinasabi natin, no, na muling pagkabuhay, no? Bakit kaya naisip nyo, no, sa salitang Renaissance, ang muling pagsila? Ano yung inyong may isip doon? Ano yung inyong masasabi sa salitang muling pagsila? Panibago. Okay, so ibig sabihin, may panibagong hamon na naman ang mangyayari. Mula sa kanilang pagkakalugmok, sila ay muling humangon or humangan or muling nabuhay. Hi. Ayan. So next, so sabi dito, ang yaman ng mga lungsod estado na ito ay hindi nakasalalay sa lupa, kundi sa katapatan sa industry. Okay, sa industriya. So, sa kalakalan at sa industriya. So ibig sabihin, class, na dito lumaganap na yung sinasabi natin kapita, mismo. Ano nga yung kapitalismo? Ang ilang pang naaalala?
Yes, Gonzales, ano nga yung sinasabi natin kapitalista? Hindi, wala po sila sa kapitan yung pinaka-pinaka nila. Okay, so sila yung natawag natin ng mga nebo Shante! Na kung saan nagsisimula no, ang kanyang paglabas ng kanilang pera no, para sa pagtatayo ng isang negosyo. So dito, naka-focus na sila class no, sa sistema ng kalakalan o tinatawag natin na ano nga yun kung ininaalala pang grade 7 kayo? Yung tinatawag natin na barter system. No, ito yung sinasabi natin, sistema ng pagkakalakalan or pagpapalitan ng mga produkto. At pumasok na din dito ang mga industriya. Ano ang inyong masasabi? No, pag narinig nyo ang salitang industriya. Yan, madali na yung tanong. Baay. Pag narinig mo ang salitang industriya, ang kagad yung unang-unang pumapasok sa isip ko, maaari mo ba i-share? Mga mamamayan nagtutulungan, pwede. Ano pa? Saan ba namin nakikita ang industriya? Pwede tayong sumilip sa labas. Nakikita natin yung malalaki na ano. Yun ay isang industriya ba? Anong masasabi natin doon? Yes, maraming. Yes. Lakasan, para maraming. Mga pabrika. So, tumutukoy ikaw sa mga pabrika. Yes, tama yun. Ano pa? Pondo. Ano ang masasabi mo sa industriya? Matatagpuan ba yung sabi? Yung industriya ko, matatagpuan bansa. Kasi yan ay binubuo ng mga manggagawa. No? Yung mga manggagawa, sila yung taong nagtatrabaho para sa paggawa ng isang produkto or servisyo. No? At ang industriya naman, ito yung mga istruktura no? Na binubuo ng iba't ibang kumpanya na gumagawa ng iba't ibang at ito ay pinapatakbo ng mga negosyante. Naintindihan ba? Hay! And good. So, basahin naman natin yung pangatlo. Yes, kapubasa. Kung kailangan na pera ang hari o Panginoong may lupa, nanginirang sila sa mga mangangalakal at pamper ng mga estado na ito. Okay. Ngayon, pinag-aralan natin, no? O tinanakong natin yung dalawang uri ng negosyante. Sino nga ba yung makapagpibigay sa akin ng dalawang uri ng negosyante? Oh, yes, go. Magbigay nga ng isa. Ano yung una? Yes. Ito yung natawag natin. Bumper. Ang pangalawa. Okay, tinatawag naman natin ship power. So ito yung sinasabi natin, dalawang uri na negosyante. Ngayon ang tanong, no? Sabi daw dito, kung kinakailangan daw ng pera, no? Ng hari o ng Panginoong may lupa, pwede daw silang makahiram sa bumper at ship power. So, ibig sabihin, no, dahil si Bumper at saka si Ship Power ay parehas negosyante, so marami sila pera. So, pag ba pinahiram nila yung pera, ganun-ganun lang ba yun? Anong pwedeng mangyari? Anong pwedeng proseso? Yes, Rabadeo. Yung posibleng mangyari, ha, since sila ay negosyante. Nagkakaroon, sir, ng tubo yung lagi pinahiram nilang pera. Ayan, perfecto. Palapakan natin si Rabadeo. So, siyempre, kapag ikaw ay negosyante, magpapayaran ka ng pera. No? Pero hindi mo lang siya basta ipapahiram. Meron siyang tinatawag natin na tax. Meron siyang tax or tubos. No? Yan. Kung, for example, na nanghiram ka ng pera ng 10,000, ibabalik ko ba yung 10,000 pa rin? Yes! Siyempre, tubos.
sa negosyante. So, pag palagay natin ito ay tumubo na 500 or 1,000 pesos. No? Or 1,500 no? pesos. So, ibig sabihin, merong kinita ba yung nagpahirap or wala? Meron! So, yun yung sinasabi natin. So, yung mga hari no, at yung mga Panginoong may lupa no, nakakayanan sila ng pera sa bumper at sa mga ship no, nakasabi sa mga lungsod estado. Okay, so dadako naman tayo sa mga humanista. Sino nga ba ang mga humanista? Okay, lahat ng lalaki tumayo. Okay, sa bayan pagbasa, ready, go. Ang mga humanista. Mula sa liang Italia na nahulugang puro ng humanidades. Humanidades, particular ng wikang Latin. Ang mga humanista o humanist ay ang mga scholar na nahulugang sa pag-aaral sa klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome. Okay, maraming salamat mga lalaki. Perpekto ang inyong pagbasa. Okay, so humanista. Ano ba ang salitang ugat ng humanista? Nakikita ninyo sa word na humanista. Ano yung word na pwede nyo makuha? Oh yes. Human. Okay, so ito ay tumutukoy sa isang tao. At yung tao na yon, tayo ba yon? Okay, so tayo yung tinutukoy na tao. Pero kung atin siyang imayin, no, ang pinagmulan ng salitang humanista, no, ay paggawa ay isang Italian word. No? Italian word. No? At ito daw ay nangangahulugan na guro ng humanidades. No? So, ibig sabihin, isa siyang teacher, no, isa siyang guro na kung saan nakapokus siya, no, sa pagtuturo ng humanidades or humanity, no? So sabi din natin dito, no, particular sa isang wikang Latin, no, ito daw ang mga humanista or humanists. So meron lang silang isang particular na pinag-aaralan. At ito ay ang pag-aaral ng klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome. Di ba pag sinabi natin sibilisasyon, bihasa, no? Bihasa na sila sa isang particular na larangan or gawain. Yan yung huwag mong kakalimutan na nilagay niyo sa inyong tala sa Italia. So dalawa, ang Greece at ang Rome. So ibig sabihin, last na tatandaan nila, pag humanities or humanista, dalawang bagay lang sila nakapokus, no? Sa klasikal na sibilisasyon ng Greece at ng Rome. Alam naman natin, no? Ano yung una natin nalalakay ba? Ang Greece o ang Rome? Greece! Yes, ang Greece. Tapos sumunod ang Rome! Kaya lahat ng mga, parang mga arkitektura, lahat ng mga iba't ibang obra maestra ay nakuha nila mula sa Greece. So alam naman natin ang original ay naintindihan po? Hi! Okay. So, mula sa inyong libro, tingnan natin, 300, ang kapila ba? 300, 1, 2, 3. Okay, 300. So, ayan yung sinasabi natin, no, na meron silang mga ambag, no, sa iba't ibang larangan. So, alamin natin yung unang larangan, no? Ito ay ang sa larangan ng sining at halikan. Ulit sabay-sabay, sa larangan ng sining at halikan. Yung sumunod, meron tayong sa larangan naman ng pagpipil, no? O larangan ng pinta. Pangatlo, meron tayong sa larangan. Sabay-sabay, sa larangan. Sa larangan. Meron pa, ang kababaihan, sabay-sabay, ang kababaihan sa Renaissance. Okay, so ngayon, aalamin natin, no, ang iba't
Okay. Ang una, no? Okay. Ang tamang pagbasa class, sabay-sabay. Ito siya. Nakikita niyo ba siya? Okay. Sulat natin. Kaya ko yan nilagay dyan at may mga space para malaman niyo ang pagsaka. Sunod. So, ito. Una natin nilalagyan ng numero. Isa. Okay. Nagyan na natin ng bilog para makikita. Okay. Ang kanyang pangalan, no? Unang-una. Saan larangan tayong class? Una. Sinian Panigan. Sinian Panigan. Sabay-sabay. Francisco. Francisco Petrash. Ulit. Francisco. Francisco Petrash. Petrash. Ulit. Sabay-sabay. Francisco Petrash. Francisco Petrash. Okay, ano ang kanyang nagawa? Sabihin sa akin. Ang ama sa masabay, let me go. Ang ama ng humanismo. Hirap ang halagang sinulat niya sa Italiano ang songbook. Isang koleksyon ng mga sonata ng pag-ibig sa pinakamahal niya ng silawa. Okay, so sino daw si Francisco Petrash? Ama. Francesco. Francesco Petrash. Okay, number 2. Okay, so hanapin natin ang picture. Kasama mo natin siya. Okay, kasabi na lang. Okay. So ito class ha. So sabay-sabay, basahin natin ang tama ang pagbasa ko ako muna. Giovanni. Giovanni. Bacacho. Okay, sabay-sabay ulit. Giovanni Bacacho. Giovanni Bacacho. Ito siya. Ano ang kanyang nagawa? 13, muna. 13-13. 13-13 to 13-75. Ano ang nagawa? Magalit na kaibigan ni Petrash. Kaya ako sila pinagtabi kasi sila ay mag-best friend. Matalik na mag-kaibigan. Pag matalik na mag-kaibigan, hindi pinaglalayo yan. Dapat mag-katabi. Yes. So ano ang kanyang nakapokus sa paggawa? No? Siya ay nakapokus sa paggawa ng mga nakakatawang salaysay. Naintindihan po? Hi! Yes, number 3. Tamang yung pagbasa, pero
So siya ay tinatawag daw no si William Shakespeare na makata ng mga nakata. So ibig sabihin siya na yung pinakamagaling sa lahat ng makata. So ang kanyang tanyag class no na ginawa na pula ay ang Romeo at Juliet. Alam niyo class no, ang kwento ng Romeo at Juliet ay napaka-tragic. No? Napakaganda, pero yung uling part no, napaka-tragic na pangyayari. Kaya talagang bumenta no, ang kanya isinulat no, na dula. No? Dula, yan pala, dula or poem. Oh, then tawag natin Romeo and Juliet. Napakaganda ng kwento na yan. Na ni William Shakespeare. Okay, number 4. Sure na ba yan? Sure na ba yan? Oo! Sure na. So, ang tawag sa kanya, siya ay si Desiderius. Desiderius. Erasmus. Erasmus. Okay, ano ang nagawa? 1466, ready, go. 1466 to 1536. Prinsipe ng mga humanista, mayakda ng embrace of folly, kung saan tinuliksa niya ang hindi mabuting gawa ng mga hari at mga karaniwang tao. Okay, kung si William Shakespeare daw class na makinig ay makata ng mga makata, si Desiderius Erasmus naman ang tinaguri ang prinsipe no, ng mga humanists. At ang kanyang pinakasikat na nagawa no, ay ang kanyang Embrace of Folly. Na kung saan, anong ginagawa niya? Tinutuliksa niya ang hindi mabubuting gawain ng mga pari. No, before, no? At saka ng mga karaniwang tao. Nung time kasi na yan, sa panahon na yan, no, lumakas ang simbahan. No? Lumakas ang mga simbahan sa Europe. Kaya noon, makakilala ang mga pari. No? Mga pari at saka mga aso, bispo, mga bisya. No? Mga papa. No? Ibang papa yun, di yung papaasahin. Papaasahin, papakiligin, tapos di jojowain. Okay, so nangyong yan ba? Ay! Okay, so yan, si Desiderius Erasmus. Meron pa tayo natitirang dalawa sa larangan ng Panitikan, no? Sini at Panitikan. Ito siya. So, number 5. Okay, class. Tingnan niyo magpunta ang kanyang itsura. Okay, ang pangalan niya, sabay-sabay, Nicolo. Nicolo. Mashibeli. 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 Nicolo Mashibeli. Nicolo Mashibeli. Anong nagawa? 1469, ready, go. 1469 to 1597. Isang diplomatikong manunulat ng taga-Florence, Italia. Mayakda ng The Prince. Makakaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo. Ang layunin ay nagbibigay matuwid sa pamamaraan. Gusto ang dirita ng lakas. Okay, so Nicolo Mashibeli. Siya ay isang diplomatikong manlulat at ipinanganak siya sa Florence, sa Italy. Okay. So siya ay nagakda ng The Prince, no? Ang prinsipe, no? At meron dito ang nakalagay na dalawang prinsipyo, no? Ang layunin na magbigay ng matuwid na pamamaraan at ang wasto ang lingha ng lakas. So again, ito siya. Ang pangalan niya ay sino? Nicolo? Nicolo. Sabay-sabay? Nicolo Mashibeli. May isa pa? Okay. Tingnan ang itsura. Siya ay maraming ay maraming kanyang bigote. No? Pero medyo yung kanyang kwetyo, no?
yan ito. Okay. So, ang kanyang pangalan class number 6. Sabay-sabay, Miguel. Miguel. Parang may patanong, Miguel. Miguel. De Cervantes. De Cervantes. Ulit, anong pangalan niya? Miguel. De Cervantes. Okay, Miguel. Miguel. De Cervantes. De Cervantes. Anong nagawa? 1547 to 1660. Sa lahat ng kapitan, sinugat niya ang modelang Don Quixote. Sabay-sabay, Don Quixote. Don Quixote. De la Mancha. De la Mancha. Ang lahat ng kapitan, isa sa kanyang isinulat ay sa larangan ng panitikan. At ito ay ang tinatawag ng novela ng Don Quixote de la Mancha. No? Ano ang ibig sabihin ng Don Quixote de la Mancha? So ito ay isang aklat na kumukutya. No? Ibig sabihin pinagtatawanan. No? Katawa-tawa ang isang kasaysayan ng kabayanihan ng mga kabayero. No? Noong Ijibal. So again, siya si Miguel de Cervantes. So ilang humanista meron na tayong five. Okay, isa-isahin ulit natin. Ibigay niyo sa akin ang pangalan, ha? Una, Francisco Petrash. Pangalawa, Giovanni Bacacho. Giovanni Bacacho. Giovanni Bacacho. Pangatlo, William Shakespeare. William Shakespeare. Pang-apat, Desiderius Erasmus. Desiderius Erasmus. Pang-lima, Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli. At number 6, Miguel de Cervantes. Okay, sila ang mga humanista sa larangan ng sining at panitikan. Naintindihan ba? Hi! Next. Meron tayong sumunod na larangan. Ito ang larangan ng pag... Ipinta! Okay, hanapin natin ang una. Ay, siya na! Siya na! Siya ang number 7. Sabay-sabay ang tamang pagbasa. Michelangelo. 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 Buonarroti. 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 So Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti. Ano ang nagawa? 1475 to 1564. Pakibasa? Ang pinakasikat na iskultor ng Renaissance. Ang una niyang obra maestra ay ang sinatatawag ni Lili. Sa sikat siya sa buong mundo. Siya isang iskultor, no? Mula sa panahon ng Renaissance. No? At ang kanyang pinakamagandang ginawa na obra maestra ay ang La Pietà. Alam niyo La Pietà? Yung kung saan si Cristo nakahiga, ay nakaupo ba yun? Tapos si Mama Mary yung nakahiga ba yun? Yung may hawak-hawak siya. Yung palabas sa Channel 2. Ano ba yun? Dabay. Yung palabas sa Channel 2 dati. Superbook. Superbook. Ito, basta ito si Jesus tapos si ano, ay kanyang hawak-hawak. Yan.
Leonardo. 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 Da Vinci. Da Vinci. So Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Okay. Tayo, boys, basahin natin si Leonardo da Vinci. So sabay-sabay, ano nagawa ni Leonardo da Vinci, boys? Ready, basa? 1452 to 1590. Ang hindi makakalimutan obra maestra ng Pilipino nananalo. The last hour. Nanapakita ng lingkuran ni Kristo kasama ang kanyang labing dalawang disipulo. Isang ngayon maraming nalaman sa iba't ibang larangan. Hindi lang siya pinalang pintor. So, si Leonardo da Vinci, kilala niyo ba siya? Opo! Ngayong class, isa siyang pintor. No? At ang kanyang pinakamagandang ginawa na pintor, alam niyo ang lagi niyo nakikita sa mga kusina. Opo! So, yung madalas na painting na lagi nakikita sa kusina, anong painting to? Mona Lisa! Last Supper! Ang tawag namin na? Last Supper! The Last Supper! Sa Tagalog, ang huli! Amuna! Anong meron doon sa The Last Supper? Pwede niyo makikwento, Anay? Ano yung makikita mo doon sa painting na yun? Sabi ko yung mga disipulo niya. Okay, ilang disipulo ang kanya sa okay, 12 na disipulo or disciples. Para ano yun eh? Kunyari ako si Jesus. Tapos ito yung nanay sa ba? Apo. Tapos, yung kanyang disciples ay nakapalibot ba? Kapaliwanin. Tapos ano makikita sa lamesa? Kapaliwanin! Ang mga tinapay, plato, at yung anak. Okay. Yun yung kanilang pinagsasaluhan para sa huling hapunan. The Last Supper. Okay. Meron pa po ba para sa larangan pinta? Isa na lang. Rafael Santi. Rafael